Magsimula sa isinagawang briefing hanggang sa pagpasok sa BNPP ay nakaantabay na ang tatlong senador na sina Senator Sherwin Gatchalian, Senator Joseph Victor J.V. Ejercito at maging si Senator Nancy Binay. Hindi naging balakid sa kanila ang init at alinsangan sa loob ng planta, lalo na't unang beses nila itong nasilayan ng personal. Nakita din nila ito bilang tsansang maobserba ang mga kagamitan at pasilidad ng Bataan Nuclear Power Plant. Ayon naman sa pahayag ni Nancy Binay, matuturing niyang isang eye-opener ang pagbisita sa planta dahil mayroon palang ganitong pasilidad ang Pilipinas na maaaring pagkuhanan ng kuryente. Nagkatugma naman ang pananaw nila ni Senator Win Gatchalian sa aspetong kailangan munang dumaan sa masusing pag-aaral ang BNPP. At this point, pag-aralan muna nating maigi. Hindi pa naman namin naririnig yung kabilang side, yung mga grupo na tutol sa pag-ooperate ng Bataan Nuclear Power Plant. Pero para sa akin, may sense of urgency na desisyon na kung ano bang gagawin natin dito sa Bataan Nuclear Power Plant. Siguro ang mapapayo ko no, sa hanay po ng Committee on Energy sa Senado, sumasangay yung membro namin na tignan po ang option ng nuclear power sa ating bansa. So pwede sigurong pag-umpisahan na, lagyan po ng pondo yung pag-aaral. Kailangan rin po ng malaking pondo ang pag-aaral dahil hindi simpleng pag-aaral to. Ito'y tinitignan po yung lokasyon, tinitignan po yung kaligtasan, tinitignan po yung social impact sa community. So malalim at mahabang pag-aaral po ito. Ipinaabot naman ni Senador J.V. Ejercito ang kanyang suporta sa pagpapaandar ng power plant dahil mababago daw nito ang kalakalan sa bansa. Malabasan lang daw ng sertipiko na katunayang maaari na itong paandarin ay magiging sapat na para sa kanya. Ang power plant, pero ang sa akin, basta mapaandar lang natin nuclear power plant para maiba na yung outlook natin, makapag tayo ng dalawa, tatlong nuclear power plant. That will greatly change the game, no? Lalo na sa power sector. Tingin ko mapapababa niya yung presyo ng kuryente. In that way, papasok ang investments, no? Investments will flow in, will produce. Ito yung inclusive growth na tinatawag, na talagang jobs and opportunities, hindi yung speculation. So, kinakailangan lang sigurong i-certify na it is safe, no? Siguro, no? Either we operate it or we scrap it all together. Dalawa lang yan no? Evaluation siguro. So dalawa lang. Pero para sa akin, masimulan lang yan. Ang bottom line dito, yung 180. Kung meron mang other power sources na makakapantay sa 180, I will favor that. No? Siyempre ako, ideally maganda, renewables. But it's not base load. Hindi natin, we need a power source that is there 24 hours, 7 days a week. And bottom line, yung 180 pesos cost per kilowatt hour. Palagay ko, that will greatly help our economy. It will produce jobs and opportunities, especially with the revival of the manufacturing sector. May mga tagilid o pabormang desisyon na binwelta ukol sa paggamit ng Bataan Nuclear Power Plant. Ang tanging punto ng tatlong senador ay malinis muna ang mga kontrobersya na napupukol dito, masigurado ang kaligtasan at kapakinabangan ng nasabing planta. Mula sa Bataan, ito si Kiara Cunanan kasama si Zali Salak, nag-uulat para sa News 3.